Narito na ang mga balita sa oras na ito. Philippine Fleet nagsasagawa ng mga sunod-sunod na mga exercises na naglalayo na palakasin ang kanilang war fighting capabilities. Sa datahang lakas ng Pilipinas at Philippine National Police, siniseryoso ang babala ng bansang Japan sa posibleng terror attack sa Southeast Asia. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Ang Philippine Fleet, ang primary unit ng Philippine Navy, ay magsasagawa ng sunod-sunod na mga exercises na naglalayo na palakasin ang kanilang warfighting capabilities. Ayon kay Philippine Fleet spokesperson Lieutenant Commander Ryan Luna, ang exercise pagbubuklod ay opisyal ng binuksan kahapon, Setyembre 13 at matatapos sa Setyembre 17. Ang exercise pagbubuklod ay gaganapin sa Sangli Point at sa Ternate Cavite hanggang Manila Bay. Ang mga puwersa ay magsasagawa ng joint amphibious planning and field training exercises sa lupa at sa dagat. Ang exercise ay magfo-focus sa command thrust of validating organizational structure, concepts of operations, at published doctrines upang matugunan ang mga kasalukuyan at mga future scenario sa mga operational areas. Ang exercise pagbubuklod ay isang taunang maritime exercise na ginagawa ng Philippine Fleet na nakatutok sa pag-enhance sa interoperability at kahandaan ng Philippine Navy units upang matugunan ang mga traditional at mga non-traditional na mga banta. Ilan sa mga major exercises na gaganapin ay ang mga interdiction operations na mayroong high angle sniping, amphibious air support, maritime air surveillance and reconnaissance, maritime search and rescue, high risk visit, board search and seizure. Kasali rin ang amphibious assault, insertion, amphibious sea lift, tactical sea lift, force protection capability, support and sustainment, afloat command and control, gunnery exercise, shipboard helicopter operation at casualty evacuation operation. Ang mga face-to-face na mga activities sa panahon ng exercise pagbubuklod ay gagawin alinsunod sa istriktong pagsunod sa mga health protocols na pinapatupad ng pamalaan. Ang lahat ng mga sumasaling mga tropa ay dapat certified na walang COVID-19 ng authorized medical professionals bago pa magsisimula sa mga activities. Lahat ng medical interventions at health protocols ay papatupad sa panahon ng pagsasagawa ng exercises. Magdideploy din ng mga medical services at kung mayroong tropa na nakitaan ng sintomas ng virus ay agad-agad ilalayo at dadalhin sa pinakamalapit na military treatment facility para sa evaluation. Samantala sa ibang balita, siniseryoso ng salitang lakas ng Pilipinas ang natanggap at ang kumakalap ng mga reports tungkol sa posibleng terrorism-related activities. Ito ay matapos ng isyu ang Japanese Foreign Ministry ng isang alert na pinag-iingat ang kanilang mga citizen na nasa Southeast Asia, partikular na sa Pilipinas, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand at Myanmar, laban sa posibleng terror attacks. Ayon kay AFA spokesperson Colonel Ramon Zagala, wala pa silang natanggap na kahit anong ulat tungkol sa terror attack at ang level ng banta ay nasa moderate. Ayon kay Zagala, ang salitang lakas ng Pilipinas ay patuloy sa kanilang laban sa lahat ng uri ng terrorism at mga violence sa bansa sa pamamagitan ng pinalakas na internal security operations na naglalayo na ipreserba ang peace and order.
Siniguro ng militar sa lahat ng mga citizen, Filipino man o hindi, na nasa loob ng ating teritoryo na sila ay protektado mula sa mga banta ng terorista. Ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan para talunin ang terorismo dahil ang security ay concern ng bawat isa. Samantala, wala ring natanggap na anumang ulat ang Philippine National Police tungkol sa posibleng terror attack na binabala ng Japan. Gayunpaman, ang kapulisan ay hindi pwedeng magkumpiyansa sa ganong mga banta. Pinapakilos na ng PNP ang kanilang intelligence. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eliezar, na patuloy ang kapulisan na nakipag-ugnay sa ibang bansa laban sa terorismo sa pamamagitan ng information sharing at partnerships. Nakipag-ugnay rin sila sa community at mga stakeholders upang mapigilan ang mga posibleng terror attacks sa bansa.